Welcome back to my beans, mga kapatid. Ngayon, samahan niyo akong mag-DIY ng isang battery charger. Ito po ang ating casing, pinturado na, may mga butas na para sa kanyang monitor, at sa likod, may lagayan na ng exhaust fan. Una, maglagay tayo ng heatsink para sa ating bridge diode para makadisipit ng husto ang kanyang init. Maglagay tayo ng thermal paste sa ating base diode bago ikabit para makadisipit ng husto ang kanyang init. Sa battery charger, kailangan gumamit tayo ng high amperes diode. Katulad nitong ginamit ko, ito ay isang 50 amperes diode. Ikabit na natin ang ating transformer. Itong ating transformer, guys, is 12 ampere po ito at may secondary out na 12.0. Next, ito namang ating SPST toggle switch ang imamount. At para sa protection ng ating equipment, kailangan tayo maglagay ng fuse. Bali sa primary side po ito, itong ating fuse, guys. At syempre, i-secured. Hindi gagana ang ating unit pag wala tayo nito. Tapos, lagyan natin ng pantali ang ating i-secured para matibay sa hilaan. Minsan kasi, pag nagmadali tayo, hila na lang tayo sa mga PC cord. Yan, naka-polishing cable tube insulator tayo, mga idol, sa bawat connection natin, lalong-lalo na sa primary side para kung may mag-servicing sa unit, hindi basta-basta makukuryente. Ayan, pinapasok lang natin sa ating soldering iron ang ating sheng cable tube. Shout out muna tayo with tag-iisang latos sa mga ka-59 ko. Jupladz TV, Galasyo Vlog TV, Sagoy Tamaak Gaming, Chul Roll TV. At syempre sa ating maganda na matulungin pa na nandoon sa Macau, China, no other than Anarin Galindis. Kumusta dyan, madam? At kay Jorilyn Channel na malapit ng makasahod. Mega love shoutout din kay Broner Vlog at Takya the Great sa Loon. Bali, sinabay ko na lang dito ang supply wire para sa ating cooling pan. Pinaralel ko na lang siya sa ating transformer para sasabay siya sa on and off sa ating switch.
Bali, patapos na tayo guys sa primary side wiring ng ating charger. Mula sa AC cord, daan sa fuse, daan uli sa ating toggle switch. From toggle switch, hinang sa unang dulo ng ating transformer. Din ang pangalawang dulo ng ating transformer ay doon na natin ihinang sa line 2 ng ating AC cord to complete the primary control circuit. Nasa DC ammeter mounting na po tayo mga idol. Itong ating ammeter is 30 ampere. Now, ano nga ba ang function ng isang ammeter dito sa ating battery charger? Ito po ang pinaka-monitor ng ating battery charger. Dito natin malalaman kung ang chinacharge natin na battery bad or good. Ang bad na battery guys, pag i-charge mo, itong ating pinting needle ay hindi iyan kikibo or hindi iyan mag-deplete into right position. Sa good battery naman, mag-deplete into right side itong ating needle. Ibig sabihin, tumatanggap pa ng boltahe ang battery. Habang papuno ang ating battery na sinacharge, itong ating pointing needle ay dahan-dahan ding magbaback into zero. Once na nasa zero na ang ating pointing needle, ibig sabihin, fully charged na ang ating battery. Sa atong ambungan ug maabtik ng tagawad, Silmas Rosales sir, ito na ang pinagawa mo. Malapit na matapos. Ito ay para sa kanyang positive. Itong positive na to is dadaan po ito dito sa ating ammeter. Sa ganito na kalakas na transformer, kailangan gumamit tayo ng matataba na wire, at least number 10. Ito naman para sa kanyang negative. Mula sa ating bridge diode. Ang negative ng bridge diode guys, bali dito na tayo kukuha ng negative output sa ating charger. Dito tayo maglagay ng alligator clip or battery clamp. Since itong ating transformer ay may output lamang na 12-0, kailangan pa nating gumamit ng filter capacitor para umabot ng 14 point something volt DC ang ating output. Kapag nag-charge tayo ng 12 volt battery, hindi pwede ang ating charger ay may output lamang din na 12 volt DC. Hindi niya mapupuli charge ang battery. So, in order to fully charge a battery, kailangan natin ng at least 14 point something volt DC na output. Bali, actual testing na po tayo mga idol sa ating DIY battery charger. Ito na po ang kanyang front panel. Meron tayong dalawang monitor or display. Itong itim is voltmeter yan. At itong kabila, siyempre, ang ating ammeter. Ito, bali, ito po ang kanyang kabuuang wiring sa loob. So, testing na tayo. Eksakto, may dalawa akong pirasong 100Ah 12V deep cycle battery, which is itong isa is defective na, di na siya tumatanggap ng boltahe, at ito namang isa ay good pa naman. Itong battery nga pala na ito is collection po ito mula sa dating pinagtatrabahoan ko. Ito ang ating pantesting ngayon. Bago sa lahat, before natin i-operate ang ating battery charger, kailangan iwasan nating mag
short ang kanyang positive at negative terminal dahil yun ang pwedeng maikasira sa ating battery charger. Pwedeng masira itong kanyang ammeter dahil itong ating ammeter nakasiris po ito dito sa positive output niya. Pwede rin masibak ang ating bridge diode at ang pinaka-worst pag masunog ang ating transformer, which is very expensive. Pag nag-charge, kailangan in-order ang paglagay natin sa polarity. Negative to negative, positive to positive. Yan, kung nakita nyo, di pa natin na switch on ang ating battery charger, pero nag-display na siya ng 12.6 volt, which is ito yung voltahe mula sa ating battery. Subukan nating tanggalin at i-switch on para makita nyo ang output voltage ng ating battery. Yan ang kanyang actual output voltage ng ating battery charger. 14.8, 14.9. Depende sa supply ng ating DU or distribution utility. Connect natin. Negative, positive. From 14 volt, nagiging 12.9 ang kanyang display dahil ang nire-read niya itong sa boltahe ng ating battery na china-charge. Itong ating ammeter naman is actually 30 ampere po ito. Bali 30, 20, 10. Ang quinting needle ng ating ammeter is in between 10 and 0. So, ibig sabihin, malapit nang ma-full charge itong ating battery. Dahil, meron na siyang 12.9 to 13 volt. Once na itong ating quinting needle magsisiro na or malapit na sa zero, ibig sabihin, full charge na ang ating battery. Ititesting naman natin itong defective battery. Itong naka-display dito is ito yung actual voltage sa battery, which is 10.2 volt DC na lang po ang kanyang hinuhold na voltahe. Switch on. Yan, kung napansin nyo, ang ating ammeter ay hindi pumapalo. Ibig sabihin, hindi siya nagta-charge dahil defective na po itong battery na to. Yun ang kagandahan dito sa may ammeter. Yun na po ang ating kabuuang content. Maraming salamat sa oras nyo.